Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. No bail. Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos hindi pinayagang makapagpiyansa. Manood lamang sa video na ito para sa buong detalye. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Makailang ulit nang nagkakalat ng fake news sa mga kalabasa vloggers na Makakalaya na nga si Norman Mangusin. Noong nakaraang ika-anim ng Oktubre taong 2020 ay nilabas ng kampo ng kalabasa vloggers ang naging hatol ni Judge Marlina Manuel sa petition for bail ni Norman Mangusin. At iyon nga ay no bail sa kaso ng human trafficking. Kaya naman, sa mga nabiktima ni Norman Mangusin, huwag kayong mag-alala dahil hindi natutulog ang ating batas. Kudos to Judge Manuel. Ngunit hindi nagustuhan ng mga kalabasa vloggers at naglabas sila ng galit at pagbabanta sa social media upang takutin ng judge at ang mga witness na naging dahilan ng pananatili sa kulungan ng kanilang poon na si Norman Mangusin. Ito ang naging post ng mga defenders ni Norman Mangusin. Ayon sa post ni Carlos Respetados de la Cruz Hinakay, Wilma Kilvocalio ng Fairview daw po, 50K sa makapagbibigay ng full info, katauhan at kinaroroonan. Wilma Kilvocalio from Fairview, pengang info, 50K sa makapagturo, post naman ni JC de la Cruz. Ayon naman kay Mary Ann San Victores, mahiya ka, Judge Marlina Manuel, balita ko yung anak mo bumagsak sa bar exam, mana siguro kay Judge na bobo. Isa lang ang witness according sa message ni Attorney Espejo. Hindi rin mapigilan ni Yama na maglabas ng galit sa witness na tila tinatakot niya nasa live sa YouTube. Alam niyo kung sino yung isang witness? Kasi yung lahat ng witness may bail eh. Binigyan ng bail. Tagpa 500,000. Merong isang witness na taga Fairview. Bahala na. Diba? Total, hindi naman natin nakikita yung pagiging patas. Ba't pa tayo mananagimik? Diba? Malay mo, kapitbahay mo pala to. Sino ang taga Fairview dito? Ha? Ito yung babae na hindi nabigyan si Boss FLM ng bail dahil sa kanya. Isang babae to. Isa to sa complainant. Sino taga? Taga Lagro. Yung. Sino mga taga na dito? Taga Fairview. Ha? Yes. Ang pangalan nung babae ay si Wilma Kalyo. Wilma Kalyo. W-I-L-M-A-C-A-L-L-O. Wilma Kalyo, taga Fairview. Dapat malaman na natin to kung sino-sino yung mga complainant. No? Para maging patas, total sila doon, sila sa korte, tayo, dito tayo sa social media. Diba? Oh, Wilma Kalyo, mega shoutout sa'yo! Oh. Yan yung babae na may kalyo mukha. Yan, makikita natin ngayon kung, baka malay nyo ah, ano yan ah, kapitbahay nyo yan. Diba? Dahil sa tindi ng galit nila, gumawa na sila ng petition sa change.org at nanawagan ng hustisya para kay Norman Mangusin, alias Francis Leong Marcos.
marami nang nag-sign sa petition na tila naging negosyo dahil mayroong monthly fee na babayaran. Ito ay ayon sa chat ng isang viewer sa live ng isang kalabasa vlogger. Ayon kay Reynaldo Cabe, kahapon nag-sign ako para sa petition, $25 a month po. Kawawang mga Pilipino, patuloy pa rin nagpapaloko sa mga manlalokong defender ni Norman Mangusin. Ang hangad lang ay easy money tulad ng kanilang idolo na si Norman Mangusin. Kaya naman sa mga kapwa kong Pilipino dyan, na nanonood at naniniwala pa rin kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos, magising na po sana kayo. Hindi po kabuhasan ng inyong pagkatao ang aminin na naloko kayo at napaniwala kayo ng isang con artist o manggagancho. Dahil ang tunay na kabawasan ay ang patuloy niyong paniniwala sa kasinungalingan kahit na ang katotohanan ay nasa harapan niyo na. Kaya naman mga kapatid, anong masabi niyo sa balitang ito? Comment down below.